Ano po, si Alvin, nag-aayos to, ano niya? Nirecord ko na. Kamusta, pare? Ano ginagawa mo? Tutupi ka pa ng damit, ha? Ano ginagawa? Umortal ng pantalon. Ano yan, pare? Pare, pasok ba sa budget yan? Baka naman hindi pasok sa... Baka 20 million yan. Wala naman. Sobra ka naman. Saan na lang to? 5 million. Oo. Ano ba yan? Dumating na eh. Dumating na. Dumating na yung order mo. Dumating na yung order ko. Yeah, ito nga, yung pag-uusapan natin, nakalimutan ko to. Ayun, lumolobong budget ng Senate building. Mm. Nakakahiya na raw, sabi ni Senator Amy Marcos. Kasi lumobo ng lumobo yung budget. Pakinggan muna natin si Panelo, pare. Sige. Pakinggan na natin para malaman ng mga taong bayan kung ano yung pinagsasabi natin bukod sa pag-. Dapat mag-walk out yung mga pabor doon sa pagtatayo ng building ng Senado. Mag-walk out na kayo. Mag-resign na lang kayo lahat dyan kasi nakakahiya yung ginagawa nyo na kayo magpapatayo ng building worth 23 billion or 28 billion para sa 24 lamang na senador. Diyos ko naman, maawa kayo sa bayan. Di ba kayo nahihiya niyan? Grabe, no? Tama yung point niyan. Can you imagine you're spending so much for your offices? Kaya yung mga away nila, lalo lang nakikita ng taong bayan na talagang hindi kayo karapat-dapat dyan. Mabuti, merong mga isa, dalawa, tatlo dyan. Si Robin Padilla, si Senator Gatchalian. Yan ang mga matitino dyan eh. Ayun, tingnan natin yung ano, sinabi ni Amy. O gusto mo, tingnan muna natin yung pantalon mo. Tama. Nagtutupi na pantalon nito. Dali na pare. Ito si Senator Amy. Kailangan bawasan naman yung bilyon-bilyon na yan. Nakakahiya naman yan. Aaminin ko, hindi ako nakatutok sa bagong building kasi parang nahihiya ako lumipat sa bagong building ngayon na naghahagilap ng pagkain, ng pera, ng hanap buhay ang taong bayan. Tapos may magarang-magarang building yung Senate. Parang... Pare, napakaganda na sinabi niya na yun. Diba? Hindi ko alam kung ano talaga pagkatao ni Amy Marcos. Pero yung sinabi niya na yun, yun na mismo eh. Diba? Hindi natin, wala tayo sa posisyon para maging garbo sa buhay yung Pilipinas, pare. Dapat ayusin muna yung problema bago tayo magagagawa. Nahihiya ako. At tigit sa lahat, naabutan ko na kasi yan eh. Diba nag-umpisa sa mga dating senador? Eh, ang una, 4.3 billion pa lamang yung presyo. Nung naabutan ko, naging 8 billion, naging 9 billion. Tapos, ang sabi ni SP Cheese, ngayon, ang sinasabing budget ay nasa 23 billion mahigit. So, tama lang na i-review muna kung ano ba talaga yung total budget. Kasi palaki ng palaki yan. Wala naman tayong tinuturo na sinisisi o nagkakaroon ng alinlangan. Ang totoo, talaga naman lumobo ang presyo ng dolyar. So, mga imported goods. Tapos, alam naman natin dyan sa dito sa gobyerno, parati ng mga bitin yung mga budget. Hindi ko alam kung bakit lumobo ng ganyang kalaki. Pero kung talagang ganyang kalaki na, eh siguro kinakailangan repasuhin muna yung mga kwenta at alamin kung tapos na ba yan o talagang datagdag at datagdag pa. Higit sa lahat, ang pinaka-importante at bilang dakilang Ilocana, kinakailangan bawasan naman yung bilyon-bilyon na yan. Nakakahiya naman yan. So yun. Totoo, pare. Sobra yun, pare. Totoo lang. Sobra. Pare, kasi, ano mo yung... Sige. Ilan ba ang ilang million para sa isang 1 billion? 1,000. 1,000. 1,000 million for every 1 billion. So, 28 na raw ngayon. 28 billion. That is 28,000 million. Pucha. Grabe. Sobra, pare, sobra. Ang sinasabi kasi nila, nakita rin natin sa ibang mga video, is nagmahal na raw yung mga ibang supplies, mga ganun. Alam pare, disagree ako doon. Ito kasi yan, pare. Once na-approve yung budget, kasi pare, nag-ano kami ng araw eh. Maliit na ano lang, maliit na contractor. Pare, once na-approve na ang budget, o-orderin mo na lahat ng mga kailangan mo
Dahil expect mo na na pag hindi mo in-order yan, pwede mag-iba yung presyo. Orderin mo na yung semento, bayaran mo na kagad. Ganito, yung hollow blocks, bayad mo na. Mag-iba man yung presyo, pare, kasalanan na yun ng supplier kung hindi siya nagbili rin ng raw materials niya. Ganun yung kalakaran pag construction. Whether or not malaki o maliit, ganun dapat. Pag may hawak ka, bilhin mo na kasi kung hindi, mayayari ka, pare. Diba? Hindi, saka ano yan, kontrata yan eh. Hindi pa pwedeng yung kontrata, sasabihin nung nag-bid, ay boss, kulang pala, kailangan pala maging 20 billion. Ay boss, kulang pala, kailangan maging 21 billion. Ay boss, kulang pala, kailangan maging, hindi pwedeng ganun, parang nakakontrata yan. Hindi, tsaka yun nga, sa yun nga ang alam natin, hindi nga pwede yan sa normal na sitwasyon, sa maliliit na tao, kagaya natin. Mm-hmm. Eh, ba't dyan pwede? Ayun na nga yun. Ibig sabihin, na, hanggat nakikita nila na walang pumapansin, sige, banata natin na banatin. Hatiin natin ang hatiin yung leche plan mo. Sige, banata natin na banatin yung leche plan mo. Ganun yan, pare. Hanggat walang pumapansin, o pino na ngayon. O ito na, sobra naman kayo. 28 billion na yung inaabot nila. Kaya ang ganda rin yung binanat si Cayetano, although nainis ako kay Cayetano dahil masyado siyang gigil eh. So, pero tama yung ginawa niya, pare, pinunan niya na sobrang mahal naman yung building nyo, di ba? Ah, ganit siya ba nagpuna rin? Isa rin siya sa nagpuna. Yun yung pinagtalo si Binay, isa ka siya. Yun yun eh. Di ba? Oo. Ayun ako. Eh, tulad niya, sabi ni Senator Amy, nagsimula sa 4 billion. 28 na ngayon. Pare, sobrang, ano bang meron dyan sa ano? Sa ano, parang umabot ng 24 billion. Kaya ka tinanong kita eh, ilang isang milyon para umabot ng 1 billion para maintindihan 1,000. Ng tao 1,000 million para magkaroon bawat 1 billion baka 100 million hindi 1,000 1,000 million talaga. Equals 1 billion di ba? Sorry guys ha, kasi hindi, alam mo naman hindi naman maabot yung pera namin sa 1 billion kaya di rin kami pamilyar hanggang 1,978 million lang kami. Hanipin. Ay, nako. Diyos ko na eh. O ngayon, pare, may iskarabubam na naman, pare. Alam na natin yan. Meron na naman umiskarabubam at meron ding nag-iskarabumbis-bumbim-bum. Yun, pare. Yun, ano kaya yun? Ay, bahala na kayo mag-isip ko ano yung mga yun. O ganyan. Kung kami ba naman, inaambunan nyo ng project. Kuhanin nyo kami mga tagapagsalita nyo dyan. Mga kailangan nyo ng banda. Wala, wala. Pero, pare, basta patas-patas lang. 27 billion, pare. Imagine mo kung gano'ng karaming pera yun. Ibang klase yun, men. Tapos for 24 senators, ibig sabihin, tigi 1 billion sila para makaupo doon. De, pare, over yun, so. Over yun, pare. Alam mo na yun. Alam mo tsaka, na. Nagigil si ano eh. Si Cayetano eh. Tsaka pare, hindi natin ano. Hindi pa natin deserve magagaganyan. Sabi ko nga, di ba? Hindi tayo Brunei. Hindi tayo Dubai. Di ba? Oh. Mahal ang ano sa atin. O ito guys, no? Although kaaway natin ng China, ang kilo ng baboy sa kanila, 120 pesos. Magkano naman yung kilo ng baboy si dito sa atin ngayon? Oh, ganun na lang pare. Naghihirap tayo ngayon. Naghihirap maghanap ng pambayad ng kuryente, pambili ng ulam, pambayad ng renta ng bahay. Tapos mapapagawa silang ganyan. Aside from yung isa pang nauna na, 20 million na gastos sa zona. Hay. Diyan mo malalaman pare na hindi naghihirap ang Pilipinas. Abay, oo nga no. Pare. Pare, tignan mo to. Dun, pare, tignan mo to. Itong magandang example ko. Sa 24 billion, ilan ang mabibili nating barko para mabantayan natin ang karagatan natin? Oo nga, marami. Diba? Pare, nauwi yung pera sa wala eh. Eh, samantalang ang isa sa problema natin, ang ano natin, ang karagatan natin, sinasakop na unti-unti. Ngayon, uunahin ba yung building mo o uunahin natin yung karagatan natin? Kasi yeah. Ginagamit ang Senado na building eh. Di ba? Oo. Pare, ano lang talaga? Yan yung sinasabi ko na ang priority ng itong bansa natin, iba pare, iba. Kaya bangan. Iba talaga pare.
Oo, pare, iba. Iba talaga. Sorry to say. I wish kayabangan lang, ah. Kasi ako, iba na iisip ko, eh. Parang hindi na mawala sa atin ang corruption, eh. Diba? Wala naman kami sinasabi. Naiisip lang namin yun. Naiisip lang namin yun. At sigurado ko, ay, naiisip din nila. Sino ba naman hindi mag-iisip? Mag-iisip 28 billion, 27 billion yung building mo. Ano yan? Star Wars? Nakapapinulot ko, pwede lumipad sa langit. Pare. Ay, nako. Wala na akong masabi, pare. Actually, nakakalungkot. Tama-tama tayo... sinabi ni Amy. Na nahihiya siya dahil in the middle of yung sitwasyon ng bansa natin na mga tao naghihirap maghanap ng trabaho, magtrabaho para lang, actually hindi nga ano eh, yung tinabaho na ngayon ng mga tao hindi para pambili ng ulam eh. Pambayad ng utang na pinambili ng ulam nung isang linggo. Nag-get mo, pare? Ganun talaga yun. Parang ganito lang yan eh. Sa isang pamilya, lahat nag-ikaw sa pamilya, ikaw na nagsasabi lagi na oh, magtipid lang tayo ha, para ng ano, kay ikaw, magtipid ka para makaraos na maayos ha, lahat tayo magtiis. Pagkatapos ikaw, napapalitsong ka, napapadevelop ka ng bahay mo, siyempre, wala ko ba magtitipid tayo, ikaw, gastos ka ng gastos, parang ganun yan, pare. Walang pera ang Pilipinas, tapos isang building nyo, 27 billion, di ba? Magtataka ka talaga, saan galing yung pera? O, di ba, saan galing yan? Ayun, pare, magandang ano yan, magandang punto yung sinasabi mo. Hiro mo, naghihirap ang mga tao, naghihirap ang ano, mahal ang kuryente. Pare, kasi yan pwede nilang gawa ng sistema. Unang-una, kaya mahal yung kuryente natin. Marami tayong mga foreign na mga entities na involved dyan. China nga yung may hawak ng ano natin, ng power grid eh. Ay, nako. Tapos yun nga, tama yung sabi mo, biglang sa gitna ng paghihikahos ng taong bayan, biglang magtatayo ka ng ano, ng ganun, pare. For what reason? Alam mo, diba? Hindi na ako nagtataka, pare. Medyo nakabuelo tayo galing pandemic. Doon palang sa pandemic, pare. Doon palang sa pandemic, yung ano na yan, yung PhilHealth na yan, napakadami na. Pinagkapirahan lang nila yan. Kaya nga may kaso sila ngayon eh. Buti naman, buti nga sa inyo. Sino nga alam ba yun? Na, si Duke. Buti nga alam sa iyo. Alam mo, pare, hindi matanggal-tanggal yun ang panahon ni ano. Grabe yan, si Duque na yan. Duque, pare, hindi na matanggal yan. Kasi talagang ibang klase, pare. Karabum ka talaga. Isang boom, 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 chakalak, whatever. Ewan ko sa iyo. Gigil ako sa iyo. Tagal namin hindi nakalabas. Tapos pinagkapirahan yung ano, yung... Ano may pinag-uusapan natin? Pandemic. Yung circle is, ano siya, COVID, ano siya, parang ang tawag doon. Na, ay, nako. Pinuntahan niya. Oh, tsaka tayo, pumunta rin tayo, di ba? Oo. Pinasok natin, oh. Oo. Ito ha, sabi ko, bahala na kung sino mag-isip dyan ng ano, nung peak ng pandemic, nung lahat ng news sinasabi na yung circle, grabe na, nandun na lahat ng mga tao. Tapos lahat na, wild na, nagkakagulo na dahil takot na takot na sila. Ako, dahil sa katigasan ng ulo ko, dahil wala akong pakialam sa inyo lahat, pumunta akong circle, tapos pumunta rin kami ni Alvin. At ang inabutan namin doon ay... Wala, ang tahimik, walang tao doon. wala talaga, walang emergency, wala. Makikita mo lang, may mga nakaupo sa ilalim ng puno. Ano mo, pare, nag-shoot-shoot pa ba tayo? Yung sinasabi, yun yung time mismo na kinatatakutan yung ano, yung circle dahil ginawang pandemic area, ganun daw. Kala mo, yung pampelikula na. Tapos pagdating natin, yun. Mga nakahiga lang sa ilalim ng puno yung mga tao. Tinignan natin, di ba? Pati yung mga bed. Walang tao. Ay, wala. Wala talaga. Scam talaga yung pandemic na yun. Scam na pare, ito. Talaga. Ito pa, may ginawa ako ng pandemic na malupit, pare. Yung may nakasalubong akong ambulansya. And then, kumakain pala ako, pare. Tapos yung ambulansya, habang kumakain ako, sabi ng isang vendor, oh, kanina pa daan ng daan yung ambulansya na yun, wala namang ginagawa. So nagtaka ako, pare, ano sinabi ng vendor na yun? Eh nakamotor ako, sinundan ko yung ambulansya, pare. Sinundan ko siya kung saan siya pupunta. Wala.
Umiikot lang siya na nagwawangwang. Wala pare. Antakal ko siya sinundan. Kung saan siya umiikot. Tapos wala naman. Hindi naman siya. Tapos punta sila. Bumaba sila. Wala namang emergency. O cool lang sila. Nandun lang ako sa kanto. Sinisilip ko lang sila. Mali ko lang. Hindi ko na video eh. Tapos mamaya pare. Ikot na naman sila. Wangwang na naman. Oh, grabe. Pare, hindi ko alam. So kayo, ano, kayo, mga tao, ikaw, ano yung isipin mo, pare? Bakit sila umiikot? Ano sinabi? Ano sinabi doon? Oh, sige, umiikot lang kayo. Wangwang lang kayo ng wangwang, ha? Tapos yung news namin na, kunyari, circle, punong-puno na ng, ano, zombie. Punong-puno na. Pare, pumunta tayo. Nag-shoot pa tayo doon, di ba, sa likod? Yun yun. Una ako muna pumunta, tapos tayo. Pare, ano yung nabuta natin? Wala. Wala, wala. Wala. Kahit yung ano eh, nung yung nanay ko na hospital na eh. Tapos bawal nga daw pumunta doon kasi maraming ano. May COVID. May COVID tsaka ano daw siya, parang isolated na siya. Eh, hindi maiakit yung gatas nung nanay ko, hindi maiakit sa taas. Oh, pumasok ka. Wala baga. Oh, pinayagan ako umakyat. Tao, buong floor, wala. Wala. Nanay ko lang yung nandun. Wala. Ako, naniniwala ako, pare. Talagang yung pandemic na yun. Naniniwala ako nagkaroon ng COVID-19 na malakas. Hindi ko dinidina yung COVID-19. Pero, pare, yung pandemic mismo, siya, pare, scamdemic yan. Over lang talaga. Scamdemic yan. Ngayon, may mga kaso na yung mga... Sabagay, kasama naman tayo sa napraning, pero at least nagising tayo. Tama, may kaso na si Fauci. O, dito sa atin, si Duque. O, pare, lupit na may kaso dito, ah. Si yung isang Chinese yung sa budget yung nagre-release ng budget PhilHealth si Duque siya na gano ano kayong mga kolokoy kayong karabumbum ha nagkunaib sila pare ibang klase grabe na, no? Nakakalungkot pa nakakalungkot sana may isang araw biglang ako pare boboto ko talaga si Tulpo saka tong si Bosita saka tong si Ana. Kailangan natin ng isang matinding ano pare, presidente talaga. Ako siguro pare Tulpo Busita for president. Sana si Vico Soto tumaas din ng ano. Senador. Ang nang rangko ka si Vico Soto, Rizon Taveros, Gatchalian, okay. No, okay din naman si Gatchalian eh. Tapos si Fernandez, si Akop. Diba? Ewan ko si Marcoleta. Marcoleta, magaling din. No? Pero may mga ibang view siya na hindi ko gusto. Pero marami rin okay. No? Eh, hindi pero... siya pro-divorce si Marcoleta. Hindi siya pro-divorce. Kaya ayaw ko sa kanya doon. Sa part na yun. Pro ano tayo? Ano ba tayo? Pro free love? Ano ba tayo? pro-divorce tayo eh. Parang layo na ng ano. Ano ba yung pinag-uusapan na? Ano ba yung topic ng episode na to? Sobrang pigo natin. Ayun! Nawala na ako. Na dinama. Magmula pantalon, nadamay na. Lumulog. Nadamay na lahat sa puro kasi ano-ano pinagagagawa nitong mga 'to eh. Hindi na lang mag-focus sa ikaunlad. Parang talaga hindi ko alam kung sino ang lulutang na isang politician na talagang magtataguyod ang Pilipinas. Kahit yung isang term lang niya, wala siyang gagawin kundi pabutihin lang ang Pilipinas, pare. Sana meron ganun. Hindi kaya eh. Alam mo bakit? Demokrasya tayo, pare. Para mangyari yon yung sinasabi mo. Actually, pare, ito ha, bahala na kung may tamaan man dyan sa pool. Kasi, pare, ang nag-work yung sinasabi mo, magiging diktadora. Dictator, authoritarian. Which in case, nag-work yan para sa Singapore, nag-work yan para sa China. Undeniable. Nag-work yan kasi, kumbaga, isa lang eh. Kumbaga, pag tinalo mo ako, ayari ka. Wala na siya masyadong ano-ano. Pare, wala. Pare, sa alam mo, it makes sense. Alam mo kung bakit? Kasi nung panahon ni Marcos, yun na nangyari. Oh, ganun nga, nung panahon ni Marcos. Ganun authoritarian, diktador. Pumino. Ang problema lang, pagka yun nga, pag yung diktador is evil, di ba? Yun ang mangyayari doon. Pero to, yun nga, pare. Parang ano eh, mahirap gawin niya sa demokrasya. Pare, kaya nga ano eh, actually, pare, kaya mahihirapan tayong habulin ang ekonomiya, ang status ng China. Mahihirapan tayo, mahihirapan ng US, mahihirapan ng Europe. Alam mo bakit, pare? Bakit? Kasi, pare, wala silang due process eh. Pag sila nag-decide,
kumbaga okay naman yung presidente nila in terms of, tanggalin muna natin, hidwaan natin sa kanila, in terms of yung development ng bansa nila, pare. Mm. Pag sila nag-decide, pare, hindi na dadaan sa Senado, sa Congress, kung ano-ano mang usapin na, na matagal. Yeah, wala totoo. Na, pare. Kaya nilang bukas, eh, isang linggo, iba na yung baras. Totoo, totoo. Diba? So sa iba, iisipin yun, ay masama, authoritarian, oo. Pero, pare, on the good side, pag may dinecide sila na ikakaganda ng bansa, magagawa nila kagad. Totoo yan, totoo. Walang din. Walang masyadong ano, haharang. No? Walang, kunyari, walang parang ganito, ang divorce ay nakakaganda sa bansa, ipasa. Wala nang, tapos, wala nang Marcoletang magdidebate sa'yo. No? Oo. Oo, parang ganoon. Parang halimbawa, para sa atin, mga ano nila, Alice Go, yung mga ibang Pogo, sa kanila, pare, pag overwhelming ng evidence, wala na, huli-huli ka na eh. Ayan na, para, ayan na yung passport mo, ayan na yung ano. Firing, wala, firing squad ka na. Firing squad ka na. Eh, sa atin, tinan mo, pare. Bigla naligaw tayo kay Alice Go. Nasaan na si Alice Go? Nawawala. Grabe na. sa dami ng pwedeng... Sa dami na nangyayari ngayong itong linggo lang na to, pare, kung sasana pupunta talaga yung ano natin, yung topic natin. Hindi kasi, pare, nakaka-tampo eh. Nakaka-frustrate, pare, frustrate. Ay, alimbawa, pare, ikaw mag... Bawa, ano na lang, pare, may pasaway. Nagmaneho, lasing, o kung ano man. Walang lisensya. Pare, kulong kagad yun. Pare, eh, nabanggit mo yan. Kulong diba may mga checkpoint? May mga checkpoint. Yung Cebu City, di ba mayroong sinita? Oo, oh, yung kinainitan diba, sinita niya yung, ay, sobrang na kayo, naiinis ako sa inyo eh. Sinisita niyo lahat ang mga motor, di ba? Tapos may nag-post yung kinukulit siya nung lasing na nagmumotor. Tapos may checkpoint. Tapos hindi nila hindi man lang pinabayaan lang eh, no? Okay lang yan. Pauwi mo na yan. Hindi ko maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan, pare. Kung ano dapat magyari sa atin eh. May checkpoint, walang dapat hulihin. Nanguhuli. Hindi dapat hulihin. Sige na, wala ka mag-inawa. Baka na mainangasan mo. May mga ganun. Pare, ang kulit ano. Ang weird na. Ang weird nung ano na yan. Ang weird nung encounter na yan. Pero... Sinasabi, nagsusumbong na yung lalaki. Uy, ito, nagtitripan ako. Wala. Sige na, lasing na yata. Wala na, eh. Wala na. Nga. Wala ka naman. Wala ka naman tama eh. Wala ka naman dugo eh. Wala pang dugo kasi pare. Kaya okay lang. Iba klase talaga ito nangyayari sa atin dito. Isa matatawa ka talaga. Oo. Pare, pero, reply ko lang yung sinabi ni ano Senator Amy. Sige. Refresher doon sa may isang gustong-gusto kong sinabi. Naman tayong tinuturo na sinisisi o nagkakaroon ng alinlangan. Ang totoo, talaga naman lumobo ang presyo ng dolyar, so mga imported goods. Tapos, alam naman natin dyan sa dito sa gobyerno, parati namang bitin yung mga budget. Hindi ko talaga alam kung bakit lumobo ng ganyang kalaki, pero kung talagang ganyang kalaki na, eh siguro kinakailangan repasuhin mo na yung mga $23 billion. Sa una niya tayo. So, ng pera, ng hanap buhay ang tao. Ayan, to guys, ha? Building, kasi parang nahihiya ako lumipat sa bagong building na yun na nagagilap ng pagkain, ng pera, ng hanap buhay ang taong bayan. Tapos may magarang-magarang building yung Senate. Parang nahihiya ako. Ayun, pare. Napaka matalinhaga ng kanyang sinabi. Napakaganda. Di ba? So, ito pa si Daryl B. Nagsasabi, hoy! Ayusin niyo naman yung magagastos niyo. Hindi tayo ganun kayaman na bansa para maggarbo-garbo ng todo. Di ba? Siyempre kasama ko ang walang iba na may bagong pantalon kundi si Alvin Fowler po, dahil may ride to tayo bukas. Kaya tayo na siyempre! Click and subscribe po tayo lagi sa Johnny TV at FB page natin na Johnny TV. Follow lang po kayo. Kung meron po kayong gusto pag-usapan namin, i-comment nyo lang po sa comment section and then gagawin po natin yan. Hanggang sa muli po ulit. Kita ko. Thank you.